after 2 hours. Charan! Welcome back to my vlog! And bago tayo magsimula, please hit the like button, share, and subscribe na rin kayo sa aking channel, Persus Stress Marias. Ayan. So, magsisimula tayo. Ngayon ay gagawa tayo ng ensaymada. Ang ingredients na kakailanganin natin, 3 cups of flour, 3 tablespoons of sugar, 1 teaspoon of salt, 2 and 1/4 teaspoon of yeast, 1 egg, 1 cup milk, 3 tablespoon butter, 1/4 cup water, and we will be needing extra butter for coating mamaya at margarine. Ayan. And syempre extra flour para sa kakailanganin natin ito pag nag-need na tayo ng mga ingredients. Okay, so ang una natin gagawin ay imimix muna natin tong warm milk kasama ng yeast and sugar. So, ihahalo lang natin to. Ayan. And then, kailangan ma-dissolve yung yeast para mag-form siya ng foamy texture mamaya. So, habang inaantay natin itong ating mixture, yung yeast natin, imimix muna natin itong mga dry ingredients. First, itong salt. Next ay itong egg. Three tablespoon of butter. 1, 2, 3. Mix lang natin to habang inaantay natin mag-form yung ating yeast. So, ayan. Okay na tong yeast natin. Ihahalo natin dito sa mixture natin. I-mix lang natin siya hanggang sa magdikit-dikit na lahat. Ayan. So, eto na yung kanyang ano na siya, sticky na siya. Maglalagay tayo ng, idadas natin tong surface ng pagmamasahan natin. And then, saka natin ilalagay ito. Ayan, so start na tayong mag-knead. Lalagyan din ng butter itong ibabaw na ng dough. Ganyan. Para maging smooth pa rin yung kanyang texture mamaya pag nag-rise na siya. Pag lumaki na, palalakihin natin to, di ba? Aarugain natin ng maayos. No. So, ilalagay natin dito sa bowl and we will wait for another 45 minutes to rise. And then we will cover it with clean cloth. Ayan, so lumaki na siya at mali ako. Kasi sa halip na 45 minutes, 2 hours dapat guys na iiwanan natin to dito. So, nakalipas na ang 30 minutes, so we will be waiting for another 1.5 hours bago natin siya pwedeng tanggalin dito sa pan. O kaya dito sa bowl pala. After 2 hours, charan! Lumaki na siya. So, ang gagawin natin dito, so suntukin muna natin siya. Ayan. Yun, no? Talo. Lumambot na siya, di ba? And then, ang gagawin natin, lalagay natin uli dito. Lalagay tayo ng flour.
Ang gagawin na natin ngayon ay hahati-hatiin na natin siya sa gusto nating ano, gusto nating size. Ayan. So, hatiin muna natin. Wala akong bread cutter eh. Wala akong cutter. So, ganyan na lang gagamitin natin. And then, hahatiin natin ulit kung sa laking gusto natin. And then, next ang gagawin natin, yung traditional, yung classic empanada, ensaymada empanada. Gagawin natin siyang elongated, ganyan. And then, magkuform tayo ng spiral. Then, ilalagay natin dito. Gagamit ako ng mga ganyan. Ayan. Ayan, isa-isang ganyan. So, dito sa kabila maliliit kasi wala na ako. Naubusan na ako ng malalaking cups. So, eto muna gagamitin natin. Ayan, ganun lang yung gagawin natin. Paulit-ulit. Ganyan, oh. Oh, diba? Parang naglalakas. Iikot. Ang ganyan. And, iikot. Iikot. Nang ganyan. Ito hatiin ko kasi maliit lang yung ano eh. Maliit lang. Maliit na lang kasi yung ano, yan yung cup na gagamitin natin. So liliitan ko siya. Para maging cute. Ikot mula. Oh, di ba? Oh, tingnan niyo guys, ganda, di ba? So ito tapos na natin. Ayun yung mga malalaki, tsaka yung maliliit. So, ang gagawin natin dito, we will cover again. Tatakpan natin to and we will wait for another 45 minutes. Para sa last batch ng dough natin, ito gagamitin natin. Ayan, oh. So, ayan, circular pa rin yung gagawin natin. Ayan na siya guys, oh. So, katulad nung nauna, tatakpan din natin to and then we will wait for 45 minutes. Ayan, oh, diba? Ganda-ganda. Nice. So, ayan, nakaset na yung oven natin ng 180 degrees. I-check natin, ayan na sila guys, oh, lumaki na sila, diba? Oh, naging coil pa rin yung kanilang itsura, oh. Ganda, di ba? Ayan, ready na tayong ipasok ang mga to sa oven. At mag-aantay tayo guys sa mga 20 minutes bago natin siya i-check. So ayan, luto na nga itong ating ensaymada. Ang gagawin naman natin ngayon ay lalagyan natin siya ng star margarine. Ayan. Wala akong nabiling ano. So, ito na lang gagamitin natin. Papahiran natin siya ng star margarine sa ibabaw. Katulad nung ginawa natin dun sa mga nauna, lalagyan din natin to ng margarine. Ayan, so palalamigin din natin to. Lalabigin muna natin sila lahat. So, ayan guys, eto na siya, malamig na. Para mas ano pa, dadagdagan pa natin siya ng butter. Ayan, so unahin muna natin dito. At dito naman sa ano. And, para maging ensaymada nga siya, kailangan natin lagyan ng
asukal. Ayan, so sprinkle lang natin siya ng sugar. At dito naman sa kabila. Ayan, para maging special yung ating ensaymada, lalagyan natin siya ng cheese as toppings. Ayan, lalagyan lang natin siya ng generous amount of grated cheese. Ayan, para sa final touch natin, lalagyan natin ulit siya ng konting sugar sa ibabaw. So, eto na yung pinakahihintay natin, tikiman time. So, bago natin tikman, eto na nga ang ating ensaymada. At meron tayong tatlo dito. Ayan yung titikman ng mga Marias. O, eto, kuha isa para sa free taste. Libre ngayon, bukas bayad ha. Ayan o. At titikman din natin to. So ayan, titikman natin to. Oh, lambot. Oh, di ba? Naghiwalay na sila. Huwag mo nang ipilit. Oh. Yan, di ba? Sarap. Yan na, din dito. Ito guys. Ayan, oh, bago ako mag-ano. Hala? Ano masabi nyo? Puro kamay lang yung nagpapakita eh. Mayambot no? Yan. Mayambot tapos cheesy siya na medyo manamis na miss. Sarap. Sarap to sa kape guys. Grabe. May mga kamay nagsusulputan. May katuman na tuman.